Guys, andito kami ngayon sa Honesty Store. Yan. Ito yung Honesty Store. Sikat na Honesty Store. Ito yung kukuha ka lang ng tinda, then magbabayad ka. Ito, mga souvenir sila. Kami nag-coffee. Yung mga t-shirt. And mga biscuits. Cookies. Tsaka tinapay. Masarap yung carrots nila dito. Tsaka yung banana. Banana bread. Yan. Iba-iba. Malunggay cookies. Pero ang natikman namin dito is yung banana tsaka yung carrot. Masarap siya. And then magbabayad ka lang dito. Suklian mo na rin yung sarili mo. Yan. May na tubig. Yan, magkakape muna kami. Dito po kami ngayon sa Ivana. House of Dakai. Ito yun. Makikita natin yung loob ng stone house. Kung ano itsura. So, magtanggal ng chinelas or sapatos. So, ito po ang itsura ng stone house. Ganda. Malamig. Natives. Siguro ito yung may-ari. Si Lola Inday. Natividad Kabibben Strelia. At ito ang kanilang signature. Parang gusto ko magpagawa ng ganito sa bahay. Dito na kami sa Madangay. Ayan, kung makikita niyo. Ito yung view. Ganda, di ba? Buti na lang wala pang tao. Ayan, pwede kang umakyat dun sa taas. Ayan yung kambing. And yung sikat sa Instagram. Ito yung lagi niyong makikita kahit sa YouTube. Ayun, napunod ko na. Hey guys, nandito na kami sa Malboro Hills. Or yung tinatawag nilang Rancho Apayaman. Raku Apayaman. Ay, Raku Apayaman pala. Kala ko rancho. Yun pala yung meaning, no? Oh, rancho. Ito na ang pinakahihintay. Oh my God. So, may nauna sa amin. Bad trip. It's okay. Yan, ganda. Pupunta tayo dun mamaya dun sa lighthouse. Bali, ang lighthouse dito sa Basco is tatlo. Yung isa yung kasama sa North Tour. Then ito yung isa, tapos mamaya yung parang luma na siya eh, parang abandoned lighthouse na siya. Punta na kayo dito. Sobrang worth it. Talagang dapat ito yung top bucket list nyo dito sa Philippines. Ganito. Hello! Dahil kami. Medyo mataas ang inakyat namin kasi hindi daw kaya ng tricycle pag ano. May angkas. Pag may angkaso kami, lumayas na sa motor. So ito yung, dun yung ano, dun tayo galing kanina. Down. Yung Malboro Hills. O yung Raku Apayaman. Ito yung nakikita nyo, lighthouse niya doon, mula doon. Dami tao. Ito yung view sa likod ng lighthouse.
Ganda, no? Hey guys, nandito na kami ngayon sa White Beach. So, yung sa tawid nun, nandun yung Blue Lagoon. Hindi na namin pinuntahan. Ito na lang. Pwede naman ganun, customize lang yung travel. Yung tour, kung gusto nyo. Wow. Hindi mo expect na meron palang ganito sa Batanes, na meron din pala silang White Beach. Hi guys, nandito kami ngayon sa shelter port. Tapos meron parang abandoned o hindi nagawang lighthouse. Then, itong view na to, ito yung nakikita ko sa Facebook, sa internet, na parang Italy. Basta merong something ganito na parang UK style. So, tinawag yata siyang shelter port kasi pag malakas yung ulan or bumabagyo. Pag malakas ang ulan at bumabagyo, dito nila parang pinapark yung mga bangka para hindi maanod. Something ganun. Tapos yan, punta tayo dito. Doon sa barkong yun, pwede kang magpa-picture. Pwede kang pumasok. Pag may nagbabantay, ewan ko kung may fee. Then doon, pwede kang umakyat. Then, dito, pwede kang umakyat dito sa taas. Pero hindi na kami aakyat. Siguro magde-drone shots na lang kami. Tignan nyo yung tubig, oh. Linaw. Katakot. Bali, ito na siguro yung last tour dito sa South. And magla-lunch na kami yan after. Oh, so, bali, ito na yung parang last day tour namin dito sa Batanes. Kinabukasan balik na sa city. So, dadamhin na lang namin ang Batanes ngayon. So, magbabike-bike na lang kami dyan. Uulitin namin yung malapit sa aming lodge. Parang yung lighthouse sa Basco and yung ano kasi yung Rolling Hills. Yun, yung bayang Rolling Hills, pwedeng ulitin yun. Kasi pwede mo naman puntahan ulit yung mga napuntahan mo. Basta dala mo yung pamphlet na binigay sa yun sa registration. So sa tour na to, bisitahin nyo ulit yung Batanes Biyaheng Lokal FB page nila. Sobrang sulit ng tour na yon at mababait yung mga tao. Actually, lahat naman ng tao dito mabait, so wala kang problema. Sa ano lang, recommendation lang for Batanes Biyaheng Lokal.